Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. And so for today's content, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin papalitan ang ating battery ng ating e-bike na 48 volts, 20 ampere. Tingnan natin mabuti guys kung ano yung mga paraan or paano pinalitan. Kasi syempre, umabot din naman siya ng 2 years yung battery ng aking e-bike. So, ito po yung way na bago natin gamitin is kailangan magkaroon tayo ng panibagong battery. Ayan, so sa halagang 5,000 pesos, pinapalitan ko na siya ng panibago. So, good for 2 to 3 years naman po yung ating lifespan ng ating battery. Depende po sa paggamit yan. Kung malayuan, siguro sa 2 years lang. And kung malapit naman, baka abutin po siya ng 3 years. So, ito po yung pamamaraan para mapalitan ng ating battery ng ating e-bike. Ayan, so I suggest po sa may e-bike na katulad ko na kung paano tumagal ang battery is that huwag niyo pong hayaang ma-drain and huwag niyo din pong hayaang ma-overcharge. So, ang capacity po talaga niya is that 8 hours po talaga. So, kung bago niyo po i-charge para tumagalin yung battery, kailangan po pagpapahingayin niyo po ng within 30 minutes na lumamig po yung mga battery or 1 hour. Kasi ang ginagawa ko para mas safer and mas lalong tumatagal yung lifespan is that 1 hour po talaga ang ginagawa ko. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema sa battery ko. Ayan, so lobo-lobo na siya. Nakita niyo po, as you can see, may lumalabas na po yung water or pinaka-acid ng battery. So, pagka ganyan po, may tendency na need nyo na pong palitan yung inyong mga battery para hindi po siya mag-cause ng problema or sumabog. At of course guys, kung lagi nyo ginagamit ng inyong e-bike, kailangan po lagi itong palitan ng ating battery para hindi kayo magkaroon ng problema at aberya sa daan. And so, I suggest and advise na rin bilang isang may e-bike. At based on my experience, yung e-bike ko po is almost 2 years na po siya. And I suggest na para tumibay yung motor and yung battery, kailangan po nating monthly or every other month ipa-check natin or ipa-maintenance natin. Ipa-check natin kung ano yung mga problema ng kanilang mga parts. Lalo na sa mga parts, yung mahalaga yung motor. So, kailangan ipa-check natin yung mga motor para tayo ay makasigurado na hindi magkakaroon ng aberya lalo na sa daan. Ayan, so yun po yung advice ko sa may mga e-bike na katulad ko. Ayan, so please don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa akin panibagong videos na i-upload. Ayan, regarding naman po kung saan kayo maka-avail ng bagong battery, punta lang po kayo sa Inwow. Meron naman pong pinakamalapit na Inwow, siguro na malapit sa inyo na pwedeng kayong mag-inquire or mag-avail. Medyo mabigat po talaga sa bulsa but sulit naman po kasi taon naman po yung lifespan ng ating battery. And kailangan din po natin yan lalo na sa pagpasok sa trabaho at malaking tulong po yan sa pang-araw-araw. Ayan guys, so kailangan yung ma-avail nyo na battery is tugma din po doon sa requirements ng e-bike kasi may mga bolts po yan or voltahe. Yan po yung pinakamahalaga pag nag-avail kayo. Halimbawa, yung sa akin is 48 by 20 ampere. Yun po yung na-avail ko. So, yun po yung siguraduhin nyo guys ha. And then, of course, sana ma-check nyo rin na legit yung seller na nag or dealer na nagbebenta sa inyo at yung warranty din. At check nyo yung maigi na dapat yung ipapalit na battery doon sa inyong e-bike is that selyado or hindi pa nabubuksan at bagong-bago talaga. Ayan, tulad ng nasa picture or nasa video, check nyo mabuti ang mga ang nabibili nyong battery. Ayan, so don't forget to subscribe, hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys! Salamat! So guys, ang palatandaan pala natin kung paano natin malaman na may defect or may diferensya na yung ating battery is that based on my experience, mapapansin nyo naman po yun dahil pag araw-araw nyo pong ginagamit. Number one po na sign na napansin ko is that yung accelerate po. Pag sinabing acceleration, yung pagbuga nyo po ng yung speed, halimbawa, diba, hanggang number 3 yung speed ng e-bike.
pag yung number 3 na speed or number 30 at ganun, hindi na ganun ka todo yung kanyang takbo, so yun na po yung possible na kailangan nyo na po yung palitan ng inyong battery. And then of course yung lifespan ng battery nyo, halimbawa charge nyo ng 8 hours tapos hindi na aabot or hindi na aabot sa papuntahan nyo or balikan na, yun na po yung possible na talaga kailangan nyo na pong palitan ng inyong mga battery. So ang suggest ko guys, huwag nyo na pong paabutin yung ganun, na magkaroon ng problema yung battery, kasi mahirap po talaga masiraan sa daan or malobat sa daan. Ay napakabigat po ng anyong mga e-bike, ang hirap itulak. So ako, pwede pa naman yung battery ko talaga, pero dahil ayoko po yung magdala ng charger, kaya nag-decide akong bumili na.